Sinampahan ng reklamo ang isang kumadrona sa Valenzuela City dahil sa pagkamatay ng isang ginang na kanyang ipinaanak, pati na ang sanggol nito. Ang Department of Health handa namang imbestigahan ang insidente. Ang may dito balita hati ni Trisha Zafra. Bagong biyaya sa pamilya ang inaabangan sana ni Nanay Erlinda Evangelista ngayong Pasko at bagong taon. Pero napalitan ito ng pighati matapos mamatay ang kanyang anak na si Ernalyn at ang isinilang niyang sanggol noong December 26 sa Valenzuela. Alas 11 ng gabi noong December 25, dinala sa lying in clinic na ito si Ernalyn dahil dito raw siya regular na nagpapatingin. Tinanong ko yung midwife kung ano yung kung ilang cm yung anak ko. Ang sabi po niya, 2 cm, pero dumudugo na daw. Tinanong ko po kung ano yung cause ng pagdugo. Ang sabi po niya, may tendency po na mauna yung placenta. Inobserbahan daw si Ernalyn hanggang alas 2 ng madaling araw bago mag-labor. Dakong alas 6 ng umaga na iluwal ang sanggol pero agad dinala sa Valenzuela Medical Center dahil hindi raw ito humihinga. Isinugod din sa parehong ospital si Ernalyn matapos manganak dahil wala raw tigil ang pagdurugo niya. Nung nakausap ko po yung doktora, tinanong ko nga po kung ano yung cause ng pag-bleed niya. Ang sabi po niya sa akin, masyadong sobrang malaki yung baby para iluwal ng normal. Pasado alas 4 ng hapon, binawian ang buhay si Ernalyn. Pasado alas 8 ng gabi naman, namatay ang sanggol. Hinanakit ng pamilya sa midwife at lying-in clinic. Alam ng lying-in na delikado yung anak ko. Bakit tinuloy nila na doon pa anakin? Wala sa lying-in clinic at sa kanyang bahay ang kumadronang nagpaanak kay Ernalyn na si Adelina Sarmiento. Ayon sa kanyang mga kaanak, nasa probinsya na raw siya. Kinumpirma ng kasamahang midwife ni Sarmiento na nagdala sa sanggol sa ospital na hindi humihinga ang bata nang lumabas ito. Pinabulaan na naman niyang maselan ang kondisyon ng ina nang magpunta ito sa lying-in para manganak. Pagkahilo rin daw ang dahilan kaya dinala si Ernalyn sa ospital at hindi pagdurugo. Ang tiya naman hindi naman malaking-malaki. Nakalagay sa ultrasound, normal na maliit lang yung baby. Nagsampa ng reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicides si Nanay Erlinda laban sa midwife. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Health sa pamilya. Ikinababahala rin ng ahensya ang nangyari, lalo pa at 14 ang average na daily maternal deaths sa bansa. Magagawa ng Department of Health, kung isusulong nila yung reklamo, makakatulong kami sa investigasyon. Pero sa ngayon, nakikiramay kami. Trisha Zafra, GMA News.